Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. What's up mga kalalabs? So this time, panibagong product, panibagong vlog. For today's vlog po, ang bibigyan natin na review is another product by Rabies Cosmetics, which is ang owner po, o ang may lip line nito is si Miss Rana Harake, guys. Ito po siya. And then, para po dun sa ano, follow nyo po yung page ni Rabies Cosmetics. Ayan guys. So guys, ang bibigyan natin ng review for today is their second lip product from Rabies Cosmetics, which is, this is the Rabies Cosmetics lip matte lip mousse. Ayan guys, ito naman ang itsura ng kanilang package. So ayan guys. So yung una natin na binigyan ng review is yung Rabies matte lip tint nila. So this time guys is yung kanilang matte lip mousse. So guys, meron silang tatlong shade. Yan. Yan ang na-try and tested natin for today. Yan po, tatlo sila. So anyway, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and click the notification bell for more coming updates and videos. So guys, para sa mga interesado sa ating vlog for today, just keep on watching. So ayan guys, this time ang bibigyan naman natin na review is yung another product ni Rabies Cosmetics, which is the Rabies Cosmetic Lip Mousse, Matte Lip Mousse. Matte din siya guys, kagaya ka, pero ito may pagka lip mousse naman siya, mousse type. Kumpara dun sa una is yung si Rabies Matte Lip Tint is isa type of lip tint siya guys. So yung last time na ni-review ko na matte lip tint nila is talagang nag-iiwan ng stain guys pag yun ang in-apply nyo, which is dito siya lagi nag-iiwan sa lower part ng lips. So this time ito naman yung ita-try and tested po natin. So guys, meron silang tatlong shade na available. So ayan guys, tatlong shade pa lang. Siguro sa future, more nila is baka maglabas pa sila ng more shade of color. Actually, hindi lang naman lip ano guys, hindi lang lip product ang kanilang meron sa Rabies Cosmetics. Meron din silang parang sa eyebrow natin. Actually kasi guys, sa totoo lang hindi ako masyadong ang usual ko lang na ginagamit sa aking eyebrow kasi naka-microblading na ako, so ready to parang i-retouch ko na lang siya. So mayroon din sila mga product na anong tawag dito, may product sila na eyebrow soap kung tawagin nila guys. And then tapos eto guys, binili ko tong Rabies Cosmetic Lip Mousse by individual. So guys, meron din silang by set of 3. Kumbaga naka-set na siya guys. Pero nung chine-check ko sa kanilang Shopee account, is mas makakamura kayo kung bibili niyo yung tatlong shade o naka-set of 3 na nila guys. Kasi yung sa set of 3 nila, which is ang price nila is 660. Samantala pag by individual guys, medyo makakamahal kayo, mapapamahal kayo kasi by individual is 229 pesos. So kung ako sa inyo guys, siguro mali lang ako. Nung binili ko kasi to guys, wala pa silang set of 3. So binili ko to, nauna ko lang nabili yung matte lip tint kumpara dito guys. So ilang araw lang, hindi ko siya napagsabay kasi nung time na yun halos kalalabas lang nitong matte lip mousse nila. So anyway, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung each parang pinaka-product nila, package. So guys, pag binili nyo, ganito na ang itsura niya. Actually, nung binili ko to guys, dumating sa akin tong package na to is dito siya nakalagay. Yan, may napaka-safe niya guys, nakalimutan ko tawag sa ganito, yung may pumuputok na plastic. At is safe, mabagsak man, safe yung product. So, maganda yung kanilang and then may sticker dito guys, yan. So, in-open ko na siya. Ito yung tatlong product mismo. So, guys, ito yung isang, ito yung pinaka-sample niya. Maganda siya, guys. Simpleng-simple, pero alam niyo yun. Yun lang, pinagtataka ko lang sa kanya, guys. Kumpara mo dun sa
kumpara mo sa una nilang product na Rabis Matte Lip Tint is talagang detalyado, mayro expiration date, ingredients, naka-box pa siya. And then doon nakalagay yung mga social media account ni Rami Sarana Harake. And then may description, ano siya, meron siyang product description. Samantalang itong kay Rabis Cosmetic na Matte Lip Mousse niya is ganito lang siya, guys. Parang acrylic, o ba medyo may pagkakabano rin, babasagin. Yun lang, is kitang-kita mo yung pangalan na yan, guys. Pangalan ni, ayaw mag-focus ni Jim, ano, G7. Yan, Rabis Cosmetic Matte Lip Mousse. And then, the name shade, ayan guys, yung maliit na yan. So, ito guys, and then pag nabili niyo siya, guys, ganito itsura niya. Naka-plastic sealed pa siya. Ayan. So, alam na alam mong bagong-bago yung product. And then, ulitin ko guys, nabili ko to sa kanilang Shopee account. I-ano ko na lang dito guys. Ipa-flash ko dito sa screen yung kanilang link sa Shopee account nila. Ayan guys. And then, i-anapin nyo yung page ni Rabis Cosmetics para at least na-update kayo sa mga product na nilo-launch nila. So, ayan guys, naka-plastic sealed pa. So, alam na alam mong bagong-bago. Tatanggalin ko lang tong dalawa pa para at least. Buti nga guys, kahit pa paano, yung choice of shade nila is maganda. Even tatlo lang yung shade. Ewan ko lang this sa, ano, this matte lip mousse. Kasi iba naman yung sa lip tint nila nung una. Pero for me guys, okay na okay sa akin pang everyday yung matte lip tint nila. And then, bagay na bagay yung para sa mga teenager, lalo na sa mga anlang. Ano ba yung naghahanap ng mga affordable na lip tint? Ito naman, yung lip mousse. May last one pa pala. Yan, medyo, alam niyo yung maganda yung pagkakasilyado nung plastic. Kaya maganda, ano rin. Natutuwa lang ako sa package nila, guys. Kasi simpleng-simple. Pero alam niyo yun, very handy. Ayan. So, guys, may tatlong shade sila. Ayan. Unahin natin from lightest shade to dark, deeper shade. So, guys, meron sila dito si shade of, teka lang ha, baka malito ako eh. Shade of Nisha. Ayan, guys. Alam ko si Nisha ang pinaka-light eh. Oh, ayan. Nisha. Shade of Nisha. Si Nisha, guys, pinangalan nila yung name shade. Alam ko si Nisha is yung anak ni Miss Rana Harake, si Ranisha. So, pinaigli lang nila yung name shade. And then the next one is shade of Bia, which is yung pangalan ni Nas Castacli and ni Zainab Harake. Yan. And the third and the last shade na meron sila ng lip mousse is itong shade of Zain. So feeling ko itong Zain na to is pinangalan sa pangalan ni, o short term ng pangalan ni Miss Zainab Harake. So ayan guys. So, maganda for me. Nagagandahan ako sa ano niya. So, titingnan natin, guys, yung kanilang applicator and then yung scent ng product. So, guys, pag binuksan mo siya, ang ganda-ganda talaga, promise. Alam mo, sa mga lip product, ang favorite ko, halos madalas yung ginagamit is mga lip mousse type o matte lip mousse type na lip product. Kasi, even though hindi man long last o ano, gusto ko yung texture o yung pigment ng product. So, this time, guys, ito. Mukha siyang parang mocha o chocolate yung amoy o scent nung product. And then, the doe foot applicator. Ayan. Which is pare sila nung applicator nung sa kanilang matte lip tint. Ganon din yung ito sa matte lip mousse nila. Ayaw mag-focus. Ano nangyayari sa'yo, G7X? Ayan, guys. Medyo itinatopak yung camera ko ngayon. Ayan guys, na-focus na siya. Doe foot applicator. Ayan yung sa scent niya guys, hindi ako nababother kasi amoy siyang mocha. Parang mocha chocolate ang amoy. So guys, ipapakita ko rin sa inyo yung each na sample swatches ng bawat shade na meron sila. So, this time guys, ipapakita ko na sa inyo yung each sample swatches nitong tatlong shade na meron sila ng Rabis Cosmetic Matte Lip Mousse. But before that guys, babasahin ko muna yung product description nito ni Matte Lip Mousse. This product is
Miss Ran Harake 3-in-1 Matte Lip Mousse Nude. So guys, pwede siyang gamitin into our lips, cheeks, and eyelids. So, okay siya guys. Kasi, kung sa 3-in-1 lang guys, sa ganitong klase ng ano, product, kung nagmamadali kayong mag-makeup, nag-aayos, alam niyo yun, both sa may dala kayong powder, pwedeng-pwedeng kahit ito lang ang dala nyo, tsaka yung powder, at least meron na kayong pang eyeshadow, may pang blush on na kayo, and then, same at meron din kayong lip product o lipstick na sa ano, sa inyong lips. So, this time guys, sabi dito is mga nude color. Mamaya che-check natin guys kapag mag-a-apply na tayo, lalo na into our lips. So, this is a lip mousse type na lip product. So guys, uunahin muna natin yung pinaka lighter shade, which is si Matte Lip Mousse Shade of Nisha. Ayan guys, ulitin ko. Ayan yung product name o label. Ayaw talaga, ayan. And then yung shade niya guys is dito nyo makikita sa gilid, sa upper, malapit sa upper part. So guys, ayan. Papakita ko sa inyo si Shade of Nisha. Bango talaga. So ayan guys, iswatch natin. Ay, pasensya na kayo guys kasi meron pa ako nung sa sample swatches nung nakaraang nireview ko. So guys, this is Shade of Nisha. Ayan. Si Shade of Nisha. Mabango yung amoy niya kasi parang nag-aagaw kape or mocha yung amoy niya guys. Ganon. So guys, ayan si Shade of Nisha kapag nag-sample swatch tayo into my arms. So guys, ibiblend ko siya para mapakita ko sa inyo yung finishing touch niya sa sample swatches. May pagka-oil type of lip product siya guys kasi pag lip mousse naman, gano'n naman talaga usually. Ayan. Ayan na siya guys. May pagka-orangey yung Shade of Nisha nila. So the second one is Shade of Bia, which is yun yung pangalan ng anak ni na Miss Zainab and Skasta. So ayan guys, Shade of Bia. Ang bango. So ayan na guys, iyan natin, swatch natin. Ayan. Magaganda rin yung praano nila. Texture, I mean yung pinaka pigment. So guys, this is Shade of Bia, the second one. Yan, iyan natin, ibiblend natin para makita natin yung finishing touch niya. Maganda yung kulay niya. Yan. Yan yung finishing touch ni Shade of Bia. The third and the last shade is Shade of Zain. Zain or Zainab. Basta short ng Zainab. Z-E-I-N, Zain. Yan. Ito na yung deeper, ito na po yung deeper shade niya. Uy, maganda din. And guys, so, ito na siya pag-swatch natin sa arms. This is Shade of Zain. So, pagka binlan natin siya guys, ganito ang magiging finishing touch niya. Ayan. Maganda siya guys. Oh. Maganda yung choice of color o name, ano, color of shade niya. I don't think kung nude ba. Ito ba yung matatawag ng mga nude colors? So, ayan guys. Napakita ko na po sa inyo yung sample swatches. And then yung finishing touch ng ano, sample swatches ko sa aking arms. So guys, kung makikita nyo lang sa person, ano, sa camera, talagang nakikita mo yung pagka-oil, ano niya. Itong si Nisha is may pagka-orangey. Which is si Bia naman is may pagka-parang nude. Parang pink. Brown, ganun ang dating niya guys, lalo na sa personal. And then the deeper shade is the Shade of Zain, which is may pagka-red, dark ano na siya, may red, ano, family of red shade na siya. Ayan, maganda siya guys, actually, lalo na pag yung nabiblend na siya. So guys, titingnan, papakita ko naman sa inyo on how to ano, apply on my lips. This is Shade of Nisha on my arms. And this is Shade of Nisha on my lips. This is Shade of Bia on my arms.
And this is Shade of Bia on My Lips. And this is their last third shade. This is Shade of Sane on My Arms. And this is Shade of Sane on My Lips. So ayan guys, napakita ko na sa inyo bukod dun sa mga sample swatches, pati na rin po yung pag-apply ko on my lips. So guys, I will give you a quick review about this product. So guys, masasabi ko, itong choice of ano color ng Matte Lip Mousse by Ravish Cosmetics, masasabi ko guys na napakaganda. For me guys ha, that's my opinion. So, magandang maganda siya guys. For me, itong tatlong shade na to, is ito yung masasabi ko na choice ko. Yung parati ko kahit sa ibang ano guys, sa ibang local product o ibang lip, ano, lip product is itong shade na to yung mga gustong-gusto kong shade. So guys, itong ano, itong Shade of Nisha, ayan, yung unang-unang guys, may pagka-orangey. Pagka in-apply mo na siya sa lips, is napakaganda niya guys. Ayan o, lalo na pag natutuyo, matte na siya guys. Yan ha. Pwede din kung pag kumain ako guys, kasi meron akong isa sa mga pinaka-favorite na local product na na-try. Na hindi ko na lang babanggitin on this vlog kasi syempre ito ang pinapromote natin ngayon. So, may favorito akong lip mousse din na product na local pra, ano rin siya, local brand na alam yung gandang-ganda ako sa lip mousse na yon kasi kahit sa ano, eyelids ko, mas type ko siyang ina-apply sa lips and sa eyelids ko para as a eyeshadow. So, this type of matte lip mousse ni Miss Rana Harake is masasabi ko guys, napaka sobrang ganda niya. Kasi yung pigment niya guys, ayan o, tuyo na siya sa labi ko guys ha. Ito yung Shade of Sane. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Correct me guys if I'm wrong. So, yun lang yung pagkakabasa ko and then pagkakaintindi ko. So guys, itong si Shade of Nisha, masasabi ko guys, is may pagka-orangey. Kung makikita nyo kanina guys, sa pinakita kong pag-apply ko on my lips, each shade, si Nisha is may pagka-orangey kahit dito sa arm swatches ko guys. Pag nasa lips na siya, makikita mo na yung shadow nung orange, magkakaroon yun ng orange shadow. So guys, dito naman kay Shade of Bia, ayan guys, the second one, magandang maganda rin guys. Gandang ganda ako rito. Kasi, itong si Shade of Bia, yung shade of, color shade na napili nila na to, is ano siya, for me ah, in my opinion po is, ito yung, parang natural color ng labi ko. So guys, pag ina-apply ko siya, kung nakita nyo po dun sa earlier, ano ko, pinakita ko sa inyo na pag-apply ko sa lips ko, kakulay na kakulay siya nung natural color ng lips ko. Kasi, kumbaga pag ito yung ina-apply ko guys, parang natural lang yung, alam mo, wala lang akong lip product na ina-apply. So, yan, si Shade of Bia, pack na pack sa akin to guys. Gustong-gusto ko siya. And then, the third and last shade, si Shade of Sane. So, ayan guys, ito na yun, nandito, naka-apply sa aking lips. Hindi ko na siya tinanggal kasi pag ganito hindi ko tinatanggal o hindi ko pinapalitan guys ng pag-apply ko sa lips, ibig sabihin is go na go siya sa akin. Kumbaga, big yes. So, ayan guys, maganda siya. Tuyong-tuyo na siya sa akin labi. Ang ganda nung pigment niya, oh. Hindi ko lang sure guys, pagka siguro kumain ako kung meron pa bang matitira. Pero kadalasan guys, pag sinabing matte lip mousse o lip mousse type of lip product, madalas yan guys, is hindi siya kagaya ng sa lip tint na talaga nag-iiwan ng stain. Ito talaga guys, may point siya na matatanggal o mabubura even lalo na kung uminom kayo ng mga tubig, basta liquid, any liquid, and then pag kumain kayo, may possible talaga siyang mabura. And then mag-apply na lang kayo na mag-a-apply. So, may mga ibang lip mousse din naman, kahit nabubura siya, may nabubura sa kanya, is may naiiwang stain. Hindi ko lang sure to guys. Pero para sa akin po, itong Ravish Cosmetics na matte lip mousse nila is, for me, it's a big thumbs up. Magandang maganda guys. Very affordable din siya. And then, mas mahal nga lang to si lip mousse kumpara mo doon kay
Matte Lip Tint ng Rabis Cosmetics. Pero okay lang guys, kasi sa presyo nila na 229 pesos, which is meron ng 5 ml. Alam ko 5 ml to eh. Binasa ko kanina sa description nila. So 5 ml to guys, meron na sa halagang 229 is may 5 ml. And then ang expiration date niya nakalagay is April 1, 2023, which is siguro meron pang 2 years bago ang expiration date. Not like doon kay Lip Tint na isang taon lang yung expiration niya. So, for me guys, masasabi ko na try and test nyo na tong product na Matte Lip Mousse ni Rabis Cosmetics. Yan. So, for me guys, i-add to cart nyo na siya. And then, alam nyo yun, kung pang everyday o mga panglakad ninyo na no, is masasabi kong napakaganda nitong lip product na to. Isa na siya sa may, magiging favorite ko personally na lip product. And then, very affordable lang guys. Doon sa mga naghahanap po, lalo ngayon sa panahon ng pandemic na naghahanap ng mga very affordable, cheaper price, pero alam nyo yung maganda ang quality is, ito na po yung isa sa mga mare-recommend ko sa inyo guys. So, ito, add to cart. So, guys, I will put down their link on my description box down below of this vlog. So, na-flash ko rin kanina sa screen nitong vlog ko yung kanilang link para madali nyo na pong mahanap yung kanilang Shopee account. And then, alam nyo guys, for me, natutuwa lang ako, excited lang ako kasi first time nilang nag-launch ng at least isa ko. Ayan, may mabilis kong binili talaga agad para matry. Kasi kumbaga sa akin kasi talaga, pinaka main factor na favorite ko pagdating sa routine ko is, pag sa makeup routine is yung favorite ko, itong mga lip product. So, ayan, nadagdagan na naman yung top list ko na paborito kong lip mousse. So, ayan. For me guys, tong 3 shade is, tong 3 shade na napili nila, for me, wala akong maitatapon na, kumbaga, lahat favorite ko sila. Favorite color ko guys. So guys, sana po nakatulong tong vlog ko for today. We'll see you on our next vlog guys. Kita kids, keep safe and God bless you all. Thank you!